Gandang buhay mga karava! Isang kwentong muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Masaya si Althea habang kasama ang asawa niya ng buong party. Yun kasi ang pagkakataon niya para mahawakan, mayakap at mahagkan ang asawa niya, ang magkunwari sa harap ng mga magulang niya at sa lahat ng tao. Naghiwalay lang sila na makipag-inuman si Gabriel sa mga kaibigan niya. Nang nakailang oras, hinanap niya ang asawa na nagagalit sa kanyang paningin. At doon nakausap niya si Nathan, ang kababata niya. Hawak-hawak ang kamay niya nang biglang dumating si Gabriel na galit na hinila si Althea. Pagsiselos ang nakikita niya sa mga mata ni Gabriel. Ito na nga kaya ang simula? Marahas na hinila siya ni Gabriel palabas ng mansyon. Hindi ba tayo magpapaalam? Saad ni Althea. Nakapagpaalam na ako kanina pa. Hindi mo napansin dahil nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Hindi ka na nahiya sa mami at daddy? At di ka na nahiya? Ginagawa mo pa sa harap ko? Kaibigan ko lang si Nathan. Alam mo yun. Nag-uusap lang kami. Saad ni Althea. Kitang-kita niya sa mata ng asawa ang pagdamuhi. Kaya minsan hindi siya tumitingin sa mga mata nito. Sa tatlong taong pagsisilbi niya sa asawa, ay wala pa rin itong nararamdaman kahit katiting na pagmamahal sa kanya. Parang dinudurog ang kanyang puso sa masakit na katotohanan. Namamagana ang mukha ni Althea. Hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang kanyang luha at dali-dali niyang pinahid ang mga yon. Pinaharurot naman ni Gabriel ang kotse. Hindi niya maiwasan magbalik tanaw sa totoong dahilan ng pagkamuhi sa kanya ni Gabriel. Naalala niya ang sinabi sa kanya noon. Umurong ka na sa kasal natin. Sabihin mo, hindi mo ako mahal. Nagsusumamong hiling sa kanya ni Gabriel. Hindi naman kita mahal. Napalunok naman si Althea. Hindi ko kayang suwayin ang mga magulang ko. Ang totoo, nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal sa binata at kagustuhan makasal dito. Althea, hindi mo ako mahal at lalong hindi kita mahal. Alam mong may fiancé na ako, si Genevieve. Hindi alam ni Althea kung saan kumuha ng lakas ng loob na sagutin si Gabriel. Tulad mo, mahal ko ang mga magulang ko. Hindi ko sila kayang suwayin. Ginawa lahat ni Gabriel ang paraan para hindi matuloy ang kasal, ngunit nasunod pa rin ang mga magulang nito. Walang ginawa si Gabriel kundi magpakalunod sa alak ng ilang linggo. Lalong nagalit si Gabriel na mabalitaang namatay sa car accident ang ex-girlfriend na si Genevieve, nalasing na lasing. At kumalat ang balitang nag-suicide daw ito dahil nagpakasal si Gabriel sa ibang babae. Isinisi sa kanya lahat yon ni Gabriel ang nangyari sa pinakamamahal niyang nobya. Dahil doon, palaging umuuwi ng lasing ang asawa. Ngunit may lakas pa rin itong sumbatan siya at saktan. Isang gabi, umuwing lasing na lasing si Gabriel. Pasuri-suri itong umakyat sa hagdan. Tinulungan niya ang asawa ngunit itinulak siya. Sumunod na lang siyang paakyat na muntikang mahulog ito, inalalayan niyang muli hanggang makarating sa kwarto nila. Dahil sa kalasingan, hindi niya kinaya kaya natumba sila at nadaganan siya. Amoy na amoy niya ang amoy alak na bibig ng asawa. Tangkang hahalikan siya ni Gabriel nang bigla siyang umiwas. My dear wife, huwag ka na magkunwari, alam kong gustong gusto mong halikan kita. At mariing hinalikan siya. Please Gab, maawa ka. Ngunit hindi siya pinakinggan nito. You're really a good actress. Binili ka lang ng mga magulang ko.
dahil mukha kang pera. Gusto mo lang ng kayamanan ko. Hindi totoo yan, Gabriel, saad ni Althea. At tinulak niyang palayo si Gabriel. Hindi naman inaasahan yon ni Gabriel. Bigla itong napatihaya. Kaya lalong nagalit ito sa kanya. Mukha kang pera, Althea! Matigas na sabi nito. Nakawala si Althea, ngunit nahawakan siya sa paa at hinila papalapit sa kanya. At pinilit siyang halikan ng asawa at nagtagumpay ito. May nangyari sa kanila. At tulad din ng mga nauna, pagniniig nila wala ring halong pagmamahal o emosyon ay namagitan sa kanila. At wala siyang magawa kundi ang umiyak hanggang makatulog siya sa pag-iisip. Inihimpil ni Gabriel ang sasakyan sa harap ng bahay nila. Napatingin ito sa asawa. Nakapikit si Althea. Nakatulog pala ito sa biyahe. Bulong niya sa sarili. Napakakunot noo si Gabriel nang may makitang may butil ng luhang pumapatak sa mata nito. Crying in her sleep? Bakit? Nakaramdam siya ng konting guilty. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay na pahidin ang luha sa mga mata ng asawa. Hindi niya magawang ilayo ang tingin sa asawa. Ano kayang nangyayari sa asawa niya? Nananaginip ba ito? Ano napapaginipan nito? Bakit ba ako mag-aalala? Tila napasong binawi ang kanyang kamay sa mukha ni Althea. Mapanin lang ang mukha ni Althea. Mukhang pera ito. Pumayag na magpakasal sa kanya na walang pagmamahal sila sa isa't isa. Ano ba ang magiging dahilan ni Althea? Magpakasal sa kanya kundi pera niya. Oo nga, hindi naman ito mahirap. Ngunit higit na makapangyarihan ang pamilya niya. Ngunit tuwing titingnan ni Gabriel ang mga mata ni Althea, tila iyon nagbabadya ng iba pang dahilan. Kung ano mang dahilan yun, ayaw niyang alamin pa. Ipinilig ni Gabriel ang kanyang ulo upang alisin ang kung ano-anong naiisip. Binuksan ang pinto at balibag niyang isinara upang magising si Althea. Naalimpungatan naman si Althea sa lakas ng pagkakasara ng pinto ng sasakyan. Natanaw na lang niyang papasok na ng bahay ang asawa niya. Alas 4 na pala ng umaga, tulog pa ang mga kasambahay nila. Pag-akyat niya sa taas, hinanap niya ang asawa. At tulad ng dati, nagdere-derecho ito sa bar nila at nagpapakalunod sa alak. Pinagbasda na lang niya ang kanyang asawa hanggang sa nakatulog na itong nakasubsob ang mukha sa counter. Wala na sa ayos ang damit. Hindi niya napigil na hawakan ang mukha ng asawa. Awang-awa siya dito. Nagulat siya nang bigla siyang hinawakan. Takot ang kanyang naramdaman sa higit ng pagkakahawak nito sa kanya. Tama, Althea. Matakot ka sa akin. Dinala mo ako sa ganitong sitwasyon. Sabay tulak sa kanya. At umakyat na sa taas si Gabriel. Sinundan niya hanggang kwarto ang asawa niya. Bumagsak na lang sa kama si Gabriel nang di nakakapalit ng damit. Binihisan niya ang asawa nang makatulog ng komportable. Nang bigla siyang hilahin nito upang madala siya sa ibabaw nito. Nagulat siya nang hindi marahas ang paghalik sa kanya ng asawa. Kaya tinugon din niya ang halik nito. Hindi niya namalayang nahubad na ng asawa niya ang gown. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagniig sila ng may pagmamahal. Nakaunan si Gabriel sa dibdib niya, iyon ang matagal na niyang pinapangarap. Napaiyak siya sa nararamdaman. Biglang umibo si Gabriel at yumakap na mahigpit sa kanya. Hinaplos-haplos naman niya ang buhok ng asawa. Nang natigilan siya, "Jenny, Jenny," umuungol na sambit ni Gabriel. "I'm sorry, Jenny." Bumangon si Althea at binalot ng kumot ang katawan. Paulit-ulit pang sinambit ng asawa ang pangalan ng ex nito. Nang di na niya nakayanan, lumabas siya ng beranda at sinubsob niya sa couch ang mukha niya at umiyak ng umiyak.
ang mahalin si Gabriel ay napakasakit sa loob ng napakahabang panahon ay walang ibang minahal si Althea kundi si Gabriel. Marahil kasalanan nga iyon, hinayaan niyang mahulog siya sa asawa. Kasalanan niyang ipagpilitan ang sarili sa asawa. Tama lang yon sa kanya. Halos hindi na maaninag ni Althea ang mga bituin dahil sa hilam ng luha sa kanyang mga mata. Nagising si Gabriel sa tama ng sinag ng araw. Pagmulat ng mata, nakita niyang bukas ang beranda. Akmang babangon siya na mapansing wala siyang suot na damit kahit ano. Tumayo siya at naghalungkat ng damit. Dare-derecho siya sa beranda at sinamyo ang lamig ng hangin. Nagulat siya na makitang nakatulog si Althea at mukhang himbing na himbing sa pagkakatulog. Napansin niyang nakabalot sa kumot ang katawan nito. Napatitig siya nang biglang kumibo ang asawa at naaalis ng bahagya ang kumot sa katawan. Kaya tumambad sa kanya ang katawan nito. Natulala siyang bahagya. Hindi napigilan ni Gabriel na hawiin ang buhok sa mukha ng asawa. Kitang-kita sa mukha ni Althea ang kainosentihan. Naalala niya nung unang makita niyang asawa sa gitna ng party nang ibabaw sa lahat. Nagtama ang kanilang mga mata at naunang nagbaba ng tingin sa Althea. Hindi na ulit nakita ni Gabriel ang dalaga ng gabing iyon. Nakaramdam siya ng panghihinaya. Natigil ang pagbabaliktanaw ni Gabriel nang magising si Althea. Bilis na kumilos na makita ang asawa. Galit na galit si Gabriel. Anong oras na nakahiga ka pa? Gutom na ako. Wala pang lutong agahan. Oras na para gawin mo ang mga dapat mong gawin. Singhal ni Gabriel upang pagtakpan ang damdaming nararamdaman. Tila natauhan pagtayo si Althea. Dali-daling pumasok sa kwarto. Naiwang natigilan naman si Gabriel. Alipas ang dalawang buwan, pababa ng hagdan si Althea na makaramdam siya ng hilo. Napahawak siya sa barandilya. Masusuka siya kaya takbong pumunta ng banyo. Muntik na niyang nabunggo si Yaya Andeng papasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob si Althea sa toilet bowl at doon nagduwal. Kapi lamang ang kanyang inalmusal kaya hirap na hirap siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Ilang oras din siya nang hina pagsuka bago nakalabas ng banyo. Nasulubong niya si Yaya Andeng. Anong nangyari sa'yo, Althea? Nahihilo po ako, Yaya Andeng. Ayos ka na ba? At kinapa ang kanyang noo. Naduduwal po ako. Hindi ko po alam kung bakit bigla akong nahilo at naduwal. Ano ba ang kinain mo? Tanong ni Yaya. Umiling si Althea. Wala po. Uminom lang po ako ng kape. Nahilo at naduduwal ka na ganitong kaaga? Napangiti ang matanda. Dumating na ba ang buwa ng dalaw mo? Natigilan siya. Hindi pa siya dinadatnan ng buwa ng dalaw ngayon. Hindi kaya buntis siya? Dali-dali niyang tinawagan ang mami niya para sabihin ang nangyari sa kanya. Malayo pa si Gabriel, tanaw na niya ang maraming sasakyan ang nakaparada sa tapat ng bahay nila. Pagtapaba niya, tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay nila. May nangyari ba? Lalo siya nagulat na makitang nandun din ang daddy niya. May problema po ba? Gabing-gabi na, bakit nandun mga magulang niya? Sinalubong siya ng mami niya na masaya-masaya. Iho! Binibitin pa siya. Ma'am, Dad, di ko maintindihan. Gabriel, your wife is pregnant. Natulala naman si Gabriel. Congratulations, Iho. Parang di pa rin makapaniwala si Gabriel. Sama-sama silang kumain ng hapunan. Masayang-masaya ang kwentuhan nila habang tahimik lang si Althea. Dahil gabi na rin, doon na nagpalipas ng gabi ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Althea upang makapagpahinga. Di pa rin makapaniwala si Gabriel na magiging daddy na siya. Sa isang banda, masaya siya. Natanong niya sa sarili ngayon, buntis na ba ang asawa niya? Kailangan pa bang paghigpitan niya ito?
magkakaanak na sila. Litong-lito si Gabriel sa kanyang nararamdaman. Dahil hindi siya makatulog, nagtuloy siya sa swimming pool at naglangoy siya. Nakaupo siya sa gilid nang lumapit ang mami niya. "Di ka ba makatulog, anak?" tanong ng mami niya. "Dami ko lang pong iniisip, mami." Saad ni Gabriel. "Si Althea ba iniisip mo? Alam ko na galit ka sa amin, anak, na pinilit ka namin pakasal kay Althea. Marami kaming dahilan bakit pinakasalan ka namin sa kanya. Hiringlingid sa amin, mahal na mahal mo ang ex mo si Genevieve." "Mami, please, ayoko nang balikan ang nakaraan. Ayoko nang pag-usapan si Genevieve. Wala na siya." Kahit anong tungkol sa kanya, pagpipigil na galit ni Gabriel. "Anak, walang kinalaman si Althea sa desisyon naming pakasal kayo. Kami na mga magulang niya ang nagplano ng lahat. Ayoko sana sabihin sa iyo ang totoo, pero kailangan mo na siguro malaman." "Tungkol saan, mami?" naguguluhang tanong ni Gabriel. "Tungkol kay Genevieve, sa ex-girlfriend mo, saad ng mami niya." Ano kaya ang sekretong tinatago ng mga magulang ni Gabriel tungkol sa ex-girlfriend niya? Ano kaya ang mararamdaman ni Gabriel pag nalaman ang buong katotohanan? Alamin natin ang kasagutan sa kasunod na bahagi ng ating... Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads.